Welcome back to Good Morning Boss Jules. Dahil today is Thursday, ito ang favorite nating segment, ang Cooking Master Boss. At syempre may makakasama na naman tayo para turuan. Yes, nagugutom ka na ba? Syempre tuturuan niya tayo ng masarap na putahe. Ano kaya ito? Syempre alamin na natin, kasama natin si Sir Emil Dong Literal. Good morning, sir. Good morning, boss. Ayan. So for this Thursday, nakita na natin, Carla, yung mga ingredients. Kaya ano po ba yung lulutuin natin today? Okay, may difference ba ito sa ano? Carbonara. Almost the same. Depende lang sa... Okay. Yes. Depende lang sa mga ingredients na gusto nyo gamitin. Okay. Ayan, so let's start with ingredients. Ano-ano po ba yung mga ingredients na kailangan natin for this dish? Mayroon po tayong garlic butter. Garlic and the garlic butter. Ah, this is the garlic butter. Yes. Okay. Olive oil. All-purpose cream. Bacon bits and sliced mushroom. Okay. And syempre yung fresh basil. Basil. Mozzarella. Okay, masarap. Okay, mozzarella. Syempre masarap talaga. This is a pizza usually, diba? Dish with mozzarella cheese. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Ano po ba yung una natin kailangan gawin? Heat up na po okay. natin itong... Okay, I'll open. So malamang yung oil. Start with the oil, of course. Okay. Ating frying pan. Tapos... Oh. Lagyan na po natin ang butter. Mauna yung butter. Okay, so minix na ni sir yung butter and yung garlic. Garlic tama? And herb. Garlic and herb na with butter. Mm-hmm. Okay, ano yung herb yung nilagay ninyo? Meron po siyang basil din. Basil din. Cilantro at saka mga other greeny stuff like the greeny family stuff. Ng basil. Okay. Okay. Pero yung basil later ilalagyan din natin. Apo. Kasunod na po yun. Lagyan lang po natin olive oil olive para oil. Hindi masunod. But olive oil po yung gagamitin natin? Pwede rin ordinary oil? Pwede naman pong ordinary oil. Pero masarap po flavor. Talaga sa pasta ang olive oil natin. Wait, tanong ko lang. Butter and you have olive oil. This is very French. Bakit po may halong, may butter, may oil na may butter pa? To make it more tastier and hindi masunog yung butter kaagad. Okay. Yes. So after that, sir? Yung garlic na po natin. This one. And of course, garlic. Naku, napakasarap niya. Napakabango niyan. Isipin mo ha, meron ka ng butter with herbs, tapos meron ka pang olive oil, meron ka ng garlic. Pwede natin ma-explain sa mga boss natin gano'ng kabango ngayon dito sa studio. Ba-brown lang po natin yan, then lagay na po natin itong... Yung basil. Basil. Ah, lahat. So, ano pong gagawin dyan? Parang ma-fry siya or mahalo lang siya mismo? Mahalo lang siya dun sa, sa butter. Tapos yung aroma niya. Oh my, so good. Magdadagdag po ng taste. Yun, yung basil. Yung may ng basil. Bango po talaga to. Tsaka sir, ano, hindi nyo masyado nilapit sa apoy kanina pag hinahalo nyo? Nakasanayan na lang yes, po kasi natatansya na talaga pag you're familiar with what you're doing. Okay. Fashion talaga, sir. Oo nga, ano po ba kayo? Are you a chef or do you have a restaurant? Wala po. Ano po ako? Operation branch manager sa Cars Direct Cainta. Okay, so medyo malayo. Yes, paano po kayo natuto magluto? I mean, paano niyo po ito nakahiligan? By watching and cooking shows, tapos yung mga reading materials na over the internet and mga kasi ang dami ng mga vlogs ngayon, 'di ba? Passion lang po talaga para so sa ginagawa mo sa work mo, from time to time nagluluto ka rin ba with your teammates? Oh yes. I usually sell online ng mga food na ano. You sell? Really? Opo. Okay. Alam mo, ito lang Jules, sa madagdag ko, medyo kakaiba to kasi usually pag nakakita tayo ng pasta na may basil, red sauce. Pero ito si Sir ginamit niya white sauce. Saan niyo to natutunan? Saan niyo po natutunan itong recipe na to? Bali, own mix and match of wow, ang sauces lang po. Para madali naman, napakadali pong matutunan ng pasta at saka seafood natin. Okay. Tapos so yan. Yining yan po yung sauce natin. Then, lagyan po natin ng salt. Salt. I'm using rock salt. Di po kasi ako gumagamit ng mga branded MSGs. Mm-hmm. Okay, bakit rock salt? Hindi iodized. Yes. Pag rock salt kasi, kailangan mo siyang hintayin mag-melt, kumbaga, di ba? So, hindi siya agad, kumbaga, pag iodized salt kasi, diretso na yon. Pag rock salt, medyo matagal pa siya. Kaya ako, I don't use. Pero bakit po rock salt yung ginagamit niyo? Mas malasa po ang rock salt. Tsaka, this one is, almost as the same the iodized salt. Galing yes, po siya ng actually. Sa sea salt sa Iran. Mm-hmm. Oh, wow. Tapos yung next, ano naman to, sir?
turmeric po, medyo para mag-yellow lang ng konti yung ating... For coloring lang din. Additional taste din po. Very light lang. Turmeric. May spice na nilagay si sir. So, medyo may kakaibang kick to. Mix of pepper po. Okay. Wow, napakadali. Mix of Asian saka Persian food. Oo, So, sir, usually, as in pasta talaga yung hilig mong gawin? Marami po. Mga Mediterranean food, Italian. Wow. Kapag Mediterranean, ano yung usual taste na, kumbaga, na mumutawi or nangingibabang lalim? Malapit sa Chinese food. Ah, talaga? Medyo yung dark sauce. Okay. Yes. Oh, medyo dark yung ito, sauce. Ito, ano siya? Saan siya mas malapit yung taste niya? Ito, Italian. Italian talaga. Tapos malapit siya sa mga Persian food kasi, ano sila, sa French na country sa Europe, medyo yung culture nila nakaka-adapt doon. Okay. Pati yung way of cooking nila. Okay, so ano yan, sir? This is done, sir. Actually, 5 minutes cooking on kalahati. 5 minutes lang. Okay, so recap lang. Unang ginawa ni sir, naglagay siya ng butter with herbs. Mm-hmm. May garlic po ba? Meron po. Din pong garlic. And garlic. Plus, and then, nilagay niya na yung olive oil. Nilagay niya na yung garlic. Mm-hmm. And then, nilagay niya na yung basil. After that, all-purpose flour. Ito, sir. And then, how about this one? On top na lang po natin. Ah, on top. And then, bacon bits. Of course, nilagay niya ng turmeric for color. Salt and pepper More to flavors. Taste. And of course, kanina gumawa na tayo ng ating al dente noodle. At ito na. Pwede nang kainin. Natin. Ilalagay na natin yung sauce. Piplate na natin. And it's sticky man time. Our favorite. Okay. Ayan. Ay, presentation. Okay. Usually, pag nalalagay lang tayo, salpak lang agad yung sauce. Right. Diba? Ang galing. Then, healthy. At talagang sariling recipe to ni sir, diba? And bacon. Different cuisine, kumbaga very fusion to. Kasi sabi niya kanina may Mediterranean dahil sa turmeric or Persian, meron din tayong, for me talaga yung first method is very French and of course you have but siya naging French, usually ganun kasi talaga. Kasi pag French talaga, butter. Butter and butter. Olive oil? Oo, ganun. Or basta usually butter. Hindi naman siya redundant. Oo. Oo nga. Kaya nga tinanong ko bakit lalagyan pa na. Ayan na yung Parmesan still, cheese. Masarap yun. Okay, so let's go. We can also add the Parmesan. Add this mozzarella. Tama sinabi ko. Okay, so ito. Parmesan. Yes. Apo. Jules, nakakagutom, no? Mm-hmm. Okay na po ba yan? Yes, sir. Okay, let's try. Sticky man time. Okay, so... Anong tawag dito uli, sir? White... Creamy white pasta. Creamy white pasta. Ala Don. Ala Boss. Ala Boss. Ayan. So, meron ng pinangalan na pasta sa Good Morning Boss. O Carla, bigyan na kita. Ayan. Di ba napakadali? Tama nga yung sabi ni Sir Don. In 5 minutes, magagawa mo na itong pasta na niluto sa atin this morning. Napakadali, di ba? Kayo po, sir. Finish na mag-breakfast. Thank you. Marami. Alam mo, lahat. Paano nalalasahan dito yung itong creamy, itong garlic and butter with the olive oil? Very creamy siya, di ba? Mm-hmm. So parang nadagdagan pa lalo yung creaminess niya bukod sa all-purpose flour ito. Plus nag-thicken siya because of this. Okay. Dahil dito tama kanina. Tama po ba, Sir Don? Okay. So, pero sir, syempre, yung mga boss natin minsan iba nagtitipid din. Ano yung mga ibang alternative yes, na pwede gamitin? Oo, tama. Kunwari with this one, with the white sauce. You can use yung flour na all-purpose flour. Okay. Then, in exchange, pwede namang puro vegetables. And yung local natin na kinchay, pwede siyang gamitin. Yes. Okay. So, at least, kutsay yung boss natin, may alternative lahat to. Kung hindi nyo mamahanap yung mga ingredients na pinakita namin right. Like the basil and other things, pwedeng may alternative. How about this? Margarine po ba pwedeng alternative? No, pwedeng pang alternative. Mamash lang natin with the garlic and the other herbs na gusto natin. Okay. Ayan. Nako, thank you so much, Sir Don. Pero, Jules, syempre. Okay, syempre, mamaya meron tayong lulutuin pa later. Yes. Okay, pero syempre, bago ang lahat, meron naman tayong mamaya-maya, okay? Makakasama natin ulit yung mga nakasama natin kanina ng mga singers. Syempre, sila yung artists for the day natin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning, Boss. Good Morning, Boss. Hey, well-
Welcome back to Good Morning Boss. Siyempre, Carla, nandito pa rin tayo sa ating favorite segment, ang Cooking Master Boss! Okay, so siyempre, tuloy-tuloy pa rin pagluto natin ngayong umaga, Carla. Kasama pa rin natin ngayon si Sir Emil Dong, literal. Oh, at morning ulit, mga kaboss. Alam mo, Sir Emil, Sir Dong, favorite na favorite po talaga to ni Jules, so shrimp. Sige, yes. Try natin yan. Okay, sir, ano bang ilulutuin naman natin ngayon? Pasta pa rin po ba daw? Shrimp, seafood na po. We'll be cooking sour shrimp paste for mix and match with the pasta that we cooked earlier. Alright. So, another option. Apo. Aside from the white sauce kanina, pwede rin ito for seafood lovers. Apo, pwede. Pwede rin siyang toppings dun sa pasta natin kanina. Ah, pwede nagdag ba? Ah, talaga? Apo. Wow. Okay. Pero, pwede din po namin itong kainin as is. As is, pero it's better with rice. Oh, ay, with rice. Ako masarap yan. Apo. Okay, so sir, let's start. Ano yung ingredients po natin ngayon? Bale, same as din po kanina, we'll be using again the garlic butter, garlic, olive oil, and just the additional, the chilies, yung siling haba or siling pansigang natin. Wow, gusto ko yan, spicy. Ay, doon, taga-Bicol ka, sa may hindi ka sumanghang. That's sir, ano to, sir? That's yogurt. Yogurt. Plain yogurt. Oh. Para dun sa sourness niya later. And of course, the shrimp. The shrimp. Swahe shrimp. Our favorite. Yes. Fresh shrimp. Ito, sir, sariling recipe niyo rin. Yes po. Ano pong tawag dito, sir? Sour shrimp paste. Alabos. 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 Of course, like with morning boss. Basta may boss kasi yung natin lalo. Okay, let's start. Oh, okay, so sir, let's start. So, we'll put again the butter po. Yan talaga yung sikreto ni French. Sir. Sabi nga, yung French. French. Okay, so my butter and my olive oil. Yes. Para po hindi kagad. Ang bango. Actually talaga, yan yung mahirap sa butter. Ang bilis niya masulog. So, thank you for the tip. Kailangan talaga lagyan ng oil. And dapat high heat pagka sa shrimp. Mabilis naman pong maluto natin shrimp. Okay. So, siguro in less than 5 minutes, maluluto na natin ito. Para kaya-kaya na natin gawin sa bahay natin. Sir, kaya-kaya mo magluto talaga na mabibilis talaga. Yes, sir. I can even cook blindfolded, sir. Wow! Dapat pala sinubukan natin. Yes! Next week, bumalik po kayo. Magdadala po kami ng blindfold. Pwede po, pwede po. Pag pinayagan po ako ng boss ko. Ah, sige, sige. Boss, payagan nyo na po, sir. I will add up the shrimp. Okay, shrimp. Ayan, shrimp. So, manunuot yung flavors niyan dun sa shrimp. Apo, tapos yeah. Bilis nga, nag-orange na agad. Mm-mm. Nag-orange siya. Okay. So, halu-haluin lang siya. Apo, each side na lang po. Pag nag-orange na yung other side niya, then, billing na natin po. Sa kabilang side. Okay, tapos kailan iisasama itong yogurt? Pag almost done na yung shrimp, pag after natin siyang masiso, tama po ba? Sobrang simple lang pala talaga gawin ito. Yes. Very simple lang po. Ito, rock salt ulit. Okay. Ako may gusto lang akong itanong kasi diba minsan, madali nga maluto yung shrimp pero na-overcook ng mga boss natin dyan. Ano po ba yung sekreto natin para makuha natin yung perfect na luto ng shrimp? Practice and timing lang po talaga. Mm-hmm. Kayo po talaga yung nagluluto mismo ang nagdedekta ng lasa at saka kung anong kalalabasan ang niluluto po. Tingnan mo si sir, parang yung kabilang side muna. Okay. Yan. Mukhang masarap. Nga eh. May favorite ko shrimp talaga. Paborito. Kailangan po yung food natin. Alam natin i-adjust kasi syempre depende sa taste ng kumakain. Yun yung difference sa baking, di ba? Oo, pag baking kasi lahat measure na. Yes. Okay, dito as in tansya-tansya. Kung... Tansya-meter, right? Yun, so dami. Tansya-meter tawag namin doon. Okay, tansya-meter. So depende talaga sa ano, sa gusto ng cook, pati ng mga kumakain. Yes, okay. Oo. Okay. And after po natin siyang mabiling, lagay na po na, let's add up the turmeric. Sir, again, sinabi mo sa internet, di ba? Nagpo-post ka rin ng mga... Oh, yes, before. Kaya lang, nahack yung ibang videos ko ng cooking instruction na video cooking ko. Yeah, po. Sa YouTube? Oo. Oh. Siguro, ang dami ng views nun. Hi sa mga fans ko, hi po. dito po. At least to sir, mamaya makikita ng mga boss natin to sa YouTube. Then, makikita nila kung paano nila gagawin itong shrimp na sauce for the pasta or even the rice. And kanina, yung ginawa natin with the bacon. Yung white sauce. Then, almost done na po ito. We'll add up the... Wow, talagang nag-add ng color yung turmeric, no? Nag-yellowish po siya. For the sourness. You can also use lemon. Lemon din, pwede. Lemon juice or yung ating calamansi, dayap. Kasi sourness lang naman yung kailangan. Yes. So, hindi lahat. Mm-mm. Hindi po. Just a few. Depende po talaga kung anong lasa ang hinahabol natin. Okay. Ano po yung kumbaga naging inspiration? Ano pong cuisine nyo ginaya ito? Kasi pag iniisip ko pag yogurt,
ano ba? Ano ba usually Persian? Yun? Persian pa rin. So, mahilig po kayo sa Persian food. Persian, talaga. Mexican po yung special dish na binabanggit. Wow. Yung parang natural na po yung mga Filipino food. Pero, nilalagyan naman po ng twist and fusion pagka, like yung mga kare-kare, mga ganun. Adobo, so, basta yun yung mga gusto yung niluluto ko talaga. Kung may expertise yun. Ito na po talaga. Mga Mediterranean Persian food. Okay, so are we almost done? We're done na, sir. Paano to? Nalagay na ba to kanina? Yes, we added some kanina. Tapos, may exam mamaya, Jules. Mas manghang na pala. Mas maganda may red shade. Okay, so ngayon, lalagay na natin sa ating plates. At inalagay na natin sa ating plate. Ayan, binigyan ni Beshi ang ating new plate. Salamat, Beshi. Thank you so much, Beshi. Okay, so lalagay natin dito. Tingnan natin yung plating ni sir. Oh, yes. Okay, sir, so ng sour and cream na kote. Right. Habang piniplate ni sir, yan, napakaganda. Isa to sa ano, no? Talagang very interesting kapag nagpiplating na. Kasi diba, oo, parang... Oo, hirap niyan. Para po ganahan naman tayong kumain. No, maganda na yung food, masarap ba? You know? Mas gaganahan po tayo. Okay, so habang nagpiplating sila, mag-recap lang ako. Of course, sinimula ni sir ang kanyang pagluluto sa paglalagay ng kanyang special na butter with greens and garlic. Then, of course, para hindi po masunog ang kanyang butter, nilagay niya po ang olive oil. Then, of course, sinunod niya po ang garlic, ang kanyang chili, and then shrimp, and of course, yogurt. Napakadali. In less than 5 minutes, maluluto niya na ito. Sir, oh, diba? Let's put parmesan para of course, additional parmesan. Saltness. Ikaw na mag-plate, sir. Depende sa... Kayang-kaya ni Jules yan, o diba? Ang galing ni Jules. Okay. And we're good. Tiki man time na. Kaya lang, kasi syempre naman, Jules, maganda kung isa-share din natin to kay Audrey tsaka kay Dayan. Kaya mamaya, titikman natin to. Pero, sir, before mag-end to, syempre personal questions muna. May ating chikahan muna tayo yung dito. Yung sabi ni sir kanina, hindi naman talaga yung work niya related dito sa cooking. Yun nga eh. Paulit natin, sir, ano yung work ninyo? Branch manager po ako for operations sa Carstar Kainta, isang insurance company and car dealership. Wow. So, since when ka nag-start na magkaroon ng passion sa cooking? Mga 4 years ago, medyo titipid kami during that time. So, para makatipid, ako na lang magluto ng masarap hotel type, pero yung presyo, pang-rinderia. Okay. Pero hindi po kayo nag-aral ng culinary, wala pong formal school. Hindi po. How I wish, kaya lang medyo... Hindi na medyo kailangan. Mahal. Okay. Tapos may tanong din nata si Carla, sir. Sir, pinapatanong po ni Beshi, single daw po ba kayo? Married po, 12 years. Oh, married. 12 years. Happy married. Beshi! Sorry, girls. Ayan, okay. So nakatulong po ba yung passion nyo sa cooking para syempre mapasagot nyo yung misis ninyo? Opo. Bukod po sa magandang buhay, magandang lahi, masarap na pagkain. Wow! Magandang buhay, magandang lahi, masarap na pagkain. Jackpot si misis. Jackpot. Si misis po ba magaling din magluto? Mabait, mapagmahalan. Maganda. Maganda. Ayan, nakakatuwa naman. So, ayan, sir. Sana yung mga boss natin dyan, maraming natuturan, di ba, in less than 5 minutes. Pwede na sila magluto ng mga gourmet foods. Okay, siguro, sir, inspire. Message na lang siguro sa mga boss natin para ma-inspire sila na kahit hindi related sa ginagawa nila yung cooking, i-pursue rin nila yan. Sa mga boss, good morning, boss. Kung gusto nyo matuto magluto, do it by reading books, material, so over the net, sarili lang, para makatipid kayo sa kayong gusto nyong lasa mismo. Share it with your family and friends, and most importantly, enjoy and be happy. Ayun. Sa kanilang ginagawa. Okay. Luluto. Alright. Ay, pero sir, meron ka pong YouTube, pwede nyo po bang i-promote? Ano na siya eh. Na-hack na, okay. So ito na lang, Lord Jules. Pwede naman nilang itype ang www.youtube.com/PTVPH. Sanapin nila mamaya-maya after 2 hours naka-upload na dyan yung videos na to. Okay, so maraming salamat. Muli nakasama natin si Sir Emil Literal. Uh-huh. Okay. At syempre, after naman to makakasama natin si Audrey Gorosheta sa GMB Balita. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.